tanaw sa ating mga kapaligiran. Narito po tayong muli at nagpapasalamat kami sa inyo mga masugid na taga-subaybay ng ating programa, Simbahan at Bayan. Simbahan at Bayan, usaping lipunan sa pananaw ng simbahan. Talakayan ang mga usapin ng lipunan sa gitna ng mga pananaw at kaisipan ng ating mga kinikilalang Kristiyanong simbahan. Usaping simbahan at lipunan, napapanahon, makabuluhan, makatotohanan, simbahan at bayan. Ako nga po pala si Kuya Ray, ang inyong makakasama sa ating isang oras na talakayan. Inayahan ko po kayo na subaybayan ang ating mga talakayan tuwing Biyernes po sa ganap na ikapito ng gabi sa United Media Channel. Sa Facebook po yan, i-like, i-share at ipag-imbita sa ating mga kaibigan, kapamilya at kapatid. At gayon din po, umaasa po kami ng inyong mga comments and suggestion. Maaari po kayong magbahagi ng inyong mga pananaw sa anumang mga ating pinag-uusapan na makadadagdag po sa ikagaganda at ikalalawak ng programang ito. Inaasahan po namin ang inyong mga comments and suggestion. At ganun din po, patuloy din na nakikita natin ang pag-unlad ng ating programa sa paraan ng patuloy po ninyong pag-iimbita sa inyong mga kapatid, kaibigan, kapamilya. Ang ating pag-uusapan ay may kaugnayan sa ministeryo ng ating simbahan sa mga taong nabubuhay na mayroong HIV and AIDS. Ministry with people living with HIV and AIDS. May mga kapanayan po tayo ngayon at mamaya po ay makikilala po ninyo sila. Mga kapatid, sa aming pagbabalik, ating ipagpapatuloy ang ating panayam kasama ng ating mga piling kapanayam. Muli, paalala lang po, i-like ang United Media Channel sa Facebook. I-share at ipag-imbita sa ating mga kapatid, kakilala, kapamilya. Magpapaalam po muna kami. Manatili po kayong nakasubaybay at sa aming pagbabalik ang ating pasisimulan ng ating program. Binabati ko kayo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Ako po si Bishop Daniel Aritzia, tinatawag din na Bishop Danny o kaya Bishop D. Inanyahan ko kayo na manood sa programang ito na pinapanggatan natin ng lectionary preaching. Ito'y ginaganap tuwing Friday, 8 p.m. sa channel na ito, UMC-TV PH o kaya United Media Channel. United Media Channel sa Facebook, i-share at ipag-imbita sa ating mga kapatid, kakilala at kapamilya. Nagagalak po tayo ngayong gabi na kapanayan po natin ang isa nating kapatid, ang kapatid na Elena Felix. Siya po ay Association of Positive Women Advocate Incorporated. Siya po ay kasal at may apat na anak. 60 years old. And 24 years na po siya living with HIV. Tama po. Opo, salamat at napaunlakan ninyo ang aming programa. Opo. Malugod din po akong nagpapasalamat at naimbitahan ninyo ako. Kumusta naman po ang inyong buhay, ang inyong kalusugan at pamilya? Sa awa po naman ng Panginoon ay okay naman po, maayos at
Ito, senior citizen, syempre, may mga bagay na dahil sa pagtanda na rin. Pero, yeah, masaya naman ang aming pamilya. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan about this Association of Positive Women Advocates Incorporated? Ang Association of Positive Women Advocates Incorporated ay isa pong support group of women living with HIV. Lahat po ng members namin ay mga babaeng nabubuhay ng may HIV. Bago lamang po yung aming organization, pero ito po ay naging inspirasyon ng mga nauna pang mga support group of women living with HIV. So dahil nakita namin yung pangangailangan na meron talagang grupo na nakatuon lamang sa mga women living with HIV. Dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, yung kasalukuyang data, ay meron pa rin mga babae na nai-infect ng HIV. Kung nung unang panahon, nung mga bago-bago pa lang, mga 1994, ang itsura ng HIV ay galing sa mga OFW. Ngayon ay nagbago na yung trend. So mas marami na yung local transmission at tinanggal na rin natin yung pagtingin na ang HIV ay nakukuha sa abroad or nakukuha sa mga babae o mga people in prostitution. So nabago na pananap po yung mga ganung pananaw. Ito po yung active work ng Association of Positive Women. Yes, ang isa po sa aming ginagawa ay ang referral system. Kapag may pangangailangan yung newly diagnosed na babae, lalo na kung pregnant women, ay inire-refer agad namin sa isang institution kung saan mabibigyan agad siya ng treatment at maiwasan agad na maihawa ni mommy na positive dun sa kanyang baby. Nakakatuwa at talagang napakalawak ng inyong karunungan, kaalaman sa ating pinag-uusapan, parang hindi na ako makapaghintay na tuloy ang pag-usapan nito. Ano po ba itong HIV at AIDS? Ano pinagkaiba nila? Paano ba siya nangyayari? Ganito po. Yung HIV ay virus na siyang sumisira sa ating natural na depensa, yung ating immune system. So isa siyang maliit na virus. Pero yun nga lamang, napakatindi niya dahil ang sinisira niya yung natural na depensa. Ang AIDS naman ay yung kondisyon ng taong may HIV. So, magkaiba talaga sila. Yung HIV ay virus sa human lamang, sa tao lamang. Hindi ito nakukuha sa lamok o sa hayop. So, sa tao lamang ito. Wherein, yung AIDS naman, ito yung kondisyon ng taong may HIV na kung saan tuluyan nang nasira yung kanyang immune system. So, wala nang kakayahan na lumaban against sa mga infection na pumapasok. At gusto ko lang din ipaalam sa mga tao na ang AIDS ay hindi nakakamatay. Ang ikinamamatay po ng taong may AIDS ay yung infection na dumapo sa kanya. So, yun po. At hindi rin po yung HIV mismo ang nakakamatay. Paano ba ito na-acquire? Ang HIV po ay merong modes of transmission. May mga paraan ng pagkahawa. Una po noon yung unprotected penetrative sexual intercourse. Sinasabi na ang pakikipagtalik ng may penetrasyon, may pagpapalitan ng likido at walang proteksyon. So yun, mataas yung risk ng anal sex, vaginal sex at yung oral sex. Pangalawa, yung pong blood transfusion, kapag ang dugo na naisalin sa isang tao ay kontaminado ng HIV. So, pwede rin po siyang maihawa sa pamamagitan ng kontaminadong herenggilya. Kung ang naunang gumamit ay may HIV, so kung yun pa rin ang gagamitin ng mga susunod na pasyente o na tao, ay siguradong makukuha niya yung HIV. So, pangatlong paraan ay yung from mother na infected, pwede niya rin maihawa sa kanyang baby habang nagdadalang tao siya at habang pinapanganak at habang pinapadede niya yung kanyang baby. So, pero may mga paraan na rin po naman kung paano ito maiiwasan naman ito. At talaga po, pwede na mapigilan. Yes, may prevention naman po. There are 5 modes of preventive measures. Kutulad ng, syempre, number 1 pa rin yung abstinence.
or sinasabi natin sa mga kabataan ngayon, ayoko muna. Kasi yung sexual debut na kabata ngayon, matutunan ng mga kabataan, ng mga tao na tumanggi o yung mag-say no. Kaya yung wag muna, ayoko muna. So abstinence talaga, syempre, kapag wala namang pakipagtalik, wala talagang transmission. So yung pangalawa ay be faithful. Syempre, ang tinitingnan natin ay pareho dapat na faithful o magparehong magpartner. Hindi yung si babae lang ang faithful o si lalaki lang ang faithful. So kailangan be mutually faithful. Tapos yung pangatlo ay yung D ay C, consistent use of, correct and consistent use of condom. Hindi natin sinasabi na huwag ka liligtaan ang paggamit ng condom. Kasi ganito, kung ang mag-asawa ay nagtatalik at kung yung isa ay may HIV, so mas maganda na mapangalagaan na hindi maihawa sa partner yung HIV. So sa pamamagitan din ng paggamit ng condom. So yung number pang-apat naman ay yung don't use drugs or don't use don't drink too much alcohol. Kasi tinitingnan natin na kung hindi natin maiiwasan yung mga tao na gumamit ng illegal na droga, wag na lang magpalitan ng heringilya. Ganon. Kasi yung pagpapalitan ng heringilya ay mataas din yung porsyento na maihahawa ang HIV. So yung panglima naman ay education. We need to educate people as much as we can. At nandun naman yung sa batas na dapat ang lahat ng tao ay merong tamang kaalaman patungkol sa HIV and AIDS. Gusto ko po humingi ng paumanhin dahil di ko maintindihan paano ko ba sila tatawagin, yung pong mga apektado ng HIV. Ano po ba ang tamang pagtawag para sa kanila? Ang correct term po ng katawagan ay ang people living with HIV, kung isa lang naman, person living with HIV. Medyo nakaka-disempower po kasi natawagin na sila o kami ay biktima. Parang nakakaalis po yun o nakakakulang, nakakabawas sa self-esteem o sa pagkilala bilang tao. Okay. So kahit paano, no, meron silang may integridad doon sa punto ng people living or person living. Kasi yun pong pagkakaroon lang ng HIV, lalo na doon sa mga newly diagnosed, ay dahil yung pagtingin ng lipunan sa mga tao, doon sa sakit mismo ng HIV, na parang tinanggalan na agad sila ng dignidad. O ako, ganun din yung naging naramdaman ko nung una, parang inalisan ka agad ng dignidad. So kapag nilagyan mo pa ng tawag na victim, parang naaalis lalo yung, nababawasan lalo yung dignidad ng tao. Nabanggit niyo po na kayo ay 24 na taon nang nabubuhay na mayroong ganitong kalagayan. Apo. Gusto ko po malaman paano ba ang inyong pamumuhay? Dati po kasi akong OFW. 9 years po akong nagtrabaho sa Middle East. So, noong 1994, nagpa-test po ako para aalis uli. So, doon ko po nakita yung, mas malaki po yung impact sa akin ng result na nakalagay na unfit to work. Mm-hmm. So, doon medyo masakit yun sa akin bilang manggagawa at bilang nanay na mayroong 4 na anak na single mother ako eh. So, paano yung mga anak ko kung dahil lamang sa HIV ay nalagyan ako ng label na unfit to work. Mm-hmm. So, at karamihan, ganun yung nangyayari, unfit to work kapag may HIV. So, yun, ang ginawa ko po nung araw ay nagpa-second opinion ako. So, sa madaling sabi, doon sa second clinic ay nag-turn out non-reactive. So, madaling sabi, in 1994, December, nakaalis uli ako papuntang Dubai. So, doon sa Dubai, kahit nag-medical ka rito sa Pilipinas, ang lahat ng OFW, dumadaan doon sa proseso na bago ka bigyan ng kontrata, panibagong kontrata, at saka ng working permit, kailangan dumaan ka uli sa medical. So, doon, pinabalik ako ng hospital because you have a slight virus. Ganon yung sinabi. So, yun, pinabalik ako, kinuhanan uli ako ng dugo. Walang information about HIV. Kahit na noon, wala kaming information about HIV and AIDS. So, noong sinabi yun, wala na akong nakuhang information sa kanila. And the next time na lang ay tinawag ako ng boss ko.
And ang sinabi na lang ay, you have to go home and find an institution who will look after you. Mm-hmm. So sa isang taong, ordinaryong tao na walang kaalaman mm-hmm. tungkol sa HIV, at ganito yung maririnig mo na information, ay parang ang pagtingin ay, ano ba ito? Iko-quarantine ba ako? I-isolate ba ako? Kulungan ba ito? So ganon yung naging pagtingin ko. So masyadong naging depressed yung kalagayan ko nung panahon na yun. Na lahat naman ng nade-detect noon o nadadiagnose HIV positive sa Middle East ay agad-agad na deported. Agad? Dinideport? Meron din pong mga na-quarantine doon. May kakilala nga ako na tumagal doon ng 6 na buwan. Depende yun kasi doon sa pagproseso ng kanilang employer o ng kanilang amo. Meron akong mga kakilala na ang naging experience ng pagpapauwi ay parang ginawang kriminal. Yung trinatong kriminal. Nakaposas, tapos meron pa dun sa paa. Mm-hmm. So parang kriminal talaga na dinala from the quarantine going to the airport. Tapos sakalang tinanggal yung kanilang posas. So ganun. Parang, so mas maswerte pa pala ako dahil kahit paano, pinauwi ako ng maayos ng aking employer. So kahit paano mayroong dignified na process. Yeah. Pero ang ibig ko po sabihin doon sa aking tanong ay bukod doon sa pagkakataong natuklasan ninyo na kayo ay mayroon, siyempre na bumagsak yung inyong self-esteem. Paano po kayo nagpatuloy hanggang ma-recover nyo? Natutuwa po ako, advocate kayo ng association. Ganito po, anong po ako ay na-deport at umuwi na ng Pilipinas, ang sumunod na nangyari ay sinamahan ako ng clinic papunta doon sa RITM kung saan doon dinadala yung mga HIV positive. Tapos, ang unang sumalubong sa akin na salita ay, you are going to live 5 to 10 years from now. The fact na wala pong gamot nung araw. So, maniniwala ka dahil wala talagang gamot nung panahon. Yes. So, lagi na lang, kung nung una ay nilagyan ako ng label na unfit to work, ngayon naman ay tinaningan na yung buhay ko. So, di ba, napakasakit. Opo. Kuya Eddie. Opo. So, ganun siya. Yun yung naging paraan ko para sabihin sa aking mga anak na, mga anak, ito lang yung kalagayan ni nanay, kailangan tulungan niyo ko. Kailangan habulin natin yung 5 to 10 years na masigurado ko na mabuhay kayo. Ang dasal ko nga noon ay, Lord, give me the longest term that I deserve para lang masigurado na mabuhay ko yung aking mga anak sa abot ng aking kaya. So, ngayon, bilang bahagi po ng Association of Positive Women Advocate Incorporated, meron po ba kayong data o datos patungkol doon sa gano'n na ba ang lawak ng HIV sa Pilipinas? Nakakalungkot po yung tanong na yan. Sa ngayon po, mula po noong January 1984 hanggang sa October 2018, kasi yung pinaka-latest ay October, nasa 60,207. Wow. So kung noong year 2000, dalawa lang o apat lang kada buwan, ngayon 32 per day. So nakakaalarma siya kasi ang pinakamaraming naaapektuhan ay ang men who have sex with men. Tapos ang alarming ay yung 15 to 24 years old. Mga kabataan ito, mga nag-aaral, 'di ba? Sila yung mga naaapektuhan. At sumusunod dun sa bilang ay yung mga 25 to 34 years old na kung saan ito yung mga nasa productive age. Sila yung mga nagtatrabaho, sila yung nasa workforce, diba? At kung pwedeng ang edad na ito, sila na rin yung mga breadwinner. Sila na yung nagtataguyod ng pamilya. Kung pwedeng may pamilya na o kung pwedeng wala. Pero kadalasan ay sila yung nagtataguyod ng pamilya. So malaki yung bilang nung 25 to 34 years old. Nasa 537. As of October lang yan, ha, ng 2018. At alarming, yung 15 to 24, balikan ko lang, opo, 306. Nasaan sila? Nasa eskwelahan. Okay. Dapat doon sa eskwelahan mismo, meron na kaagad tayong binibigay na information about HIV and AIDS. Yes, education. Kasi ako, katulad ko, kailan lang ba ako nabigyan ng information? Infected na po ako.
Diba? So yun din yung tanong ko sa mga kabataan natin ngayon. Sa mga nakikilala kong mga guro, mga teachers, kailan ba natin dapat bigyan ng sex education ang mga bata? Hindi naman nangangahulugan na binibigyan natin sila ng sex education ay tinuturuan natin na silang makipag-sex. Hindi yun eh. Ang importante dito, meron silang information about HIV and AIDS, paano ito ma-acquire, paano nila mape-prevent. Kasi may prevention. Siyempre ako bilang taong nabubuhay na may HIV, kahit ako ay umaasa ng cure o hindi nawawala ng pag-asa, pero sa aking pananaw, prevention is still better than cure. Oh. So, ganun ko siya tinitignan. Dahil lola na rin ako, ayaw ko rin naman na maapektuhan pa ng HIV and AIDS ang mga next generation. So, marami palang magandang bagay na pwedeng sabihin patungkol dito sa inyong karanasan upang ang pamilya, ang sarili at ang pamayanan ay makapagpatuloy kahit na merong ganitong kinakaharap na suliranin. Napakaganda pong pagpapahayag yon. At nakakatuwa na ngayon ko lang po nalaman, wow, napakalaki pala ng bilang ng mga Pilipinong apektado ng ganitong kalagayan. Paano ba natin to hinaharap? I mean, meron po bang lunas? Meron po bang cure? O meron po bang, ano ba, prevention or cure? Sa ngayon po ay ongoing naman yung mga research, hindi naman tumitigil. Wala pa pong cure ang HIV. Meron pong antiretroviral treatment na ibinibigay sa mga taong may HIV. Ito po ay ibinibigay ng ating pamahalaan ng libre sa pamamagitan ng PhilHealth. Kailangan lang ang isang tao may HIV ay dapat nagbabayad ng kanyang contribution para masigurado na maka-avail siya ng outpatient HIV AIDS OHAT package. So, isa siyang package na binibigay ng ating gobyerno, 30,000 ito kada PLHIV o person living with HIV, para maka-avail siya nung libreng gamutan at mga kasama na din doon yung mga laboratories katulad ng CD4 count, viral load count. So, ganun siya. Pero yun nga, sa ngayon ay meron din kaming mga kinakaharap na problema patungkol sa ARV, merong shortage. So, tuloy-tuloy naman yung aming pakikipag-usap sa Department of Health sa mga taong kumikilos para dito sa programang ito. Opo. So yung prevention ay tatlo ang tinutukoy. Yung prevention ng paglaki ng yes. virus ng sa personal at yung prevention na ito ay maipasa sa iba at yung prevention ito ay maging napakabilis na maganda po yung ano yung prevention na manggagaling mismo sa ating mga sa lipunan. Opo. Kasi kung ang isa sa titingnan nating cause ng paglobo o pagdami ng HIV ay sa ating pananaw ay dahil sa stigma o maling pagtingin o maling pananaw ng mga tao patungkol sa HIV and AIDS. So, siguro tingnan din natin yung aspeto ng ma-prevent din yung stigma. Opo. Para mas marami ang mas mabigyan ng education about HIV, mas marami ang maging aware at mas marami yung mag-voluntary na magpa-test. Opo. Kasi yung una, yung takot pa lang na magpapa-test. Yung takot dun sa magiging resulta. Pangatlo, yung takot sa magiging yung side effect ng gamot. So, marami talagang tinitignan, no? Pero kung ang lahat ay mabigyan talaga, kailangan talaga mas... Kung noon ang tawag sa AIDS ay full-blown, wala naman po talagang full-blown. Pero siguro mas maganda, full-blown yung ating awareness campaign para sa HIV and AIDS. Kasi nakalagay naman doon sa RA 8504 na ang lahat ng tao, bata, matanda, mayaman, mahirap, dapat meron talagang information about HIV. So, doon nakapaloob yung prevention. Mas dapat na doon tayo mag-focus at
Sa ngayon, hindi ko masyadong inuubos yung aking oras o pag yung aking hope doon sa cure. Yes. Although maraming mga lumalapit pa rin sa akin, mga newly diagnosed na ano pa rin nila in-insist yung cure, ganyan. Ang sinasagot ko lang lagi sa kanila ay meron namang mga research na ginagawa. Eh, pero habang hinihintay natin yan, mas mainam pa rin na mag-adhere tayo doon sa ating antiretroviral. Ang pinag-uusapan natin dito ay immunosystem. Ano po ba ang mga base sa inyong pag-aaral? Ano po ang posibilidad na dahilan bakit humihina ang kasi immune system? Kasi po, si virus, ang sinisira niya, yung mismong cell, yung T4 cells na siyang gumagawa ng ating soldier o sundalo, panlaban sa sakit. So kung ang sinira niya, kunyari ito, si T4 cells, at pumasok itong si HIV, sisirain niya na yan, totally. Eh, pag nabusog na siya, lalabas na naman siya. Hahanap na naman siya ng bagong T4 cells. Eh, papaano kung marami na yung nasira niyang immune system? Wala nang kakayahan yung isang tao na lumaban sa sakit. Kasi kung totally, sira na yung kanyang natural na depensa. So, napaka-tindi talaga ni HIV, sir. Kasi, kuya, kasi talagang sa dami ng virus at sa dami naman ng kanyang sisirain, bakit si immune T4. System talaga yung kanyang target? Oo nga. Nakakapagtaka yun dahil marami namang bahagi. Kaya doon yata naghihirapan din ang research kung paano nila gagawin na ma-cure o mapatay si virus, si HIV, na nandoon mismo sa immune system ng tao. Oo. So, ganun ah. Kaya, medyo sa ngayon, medyo mahirap pa. So, dun po sa prevention na inyong ipinapahayag, naniniwala ko may pakikipagtulungan dito ang gobyerno. Okay. Pero siguro, mamaya po natin yan tignan. Dahil una, importante kong maintindihan ang ating mga kasama. Itong kinatatakutan, actually ako po yung naniniwala, kinatatakutan ng buong Pilipino ang usapin ng HIV at saka AIDS. At yun nga po, hanggang ngayon, may mga ganong klaseng mga pagtanaw ang ating mga kapatid dahil nakakonect dito yung mga usapin ng pagtatalik, mababa po yung rate ng usapin ng transfusion o yung injection, yung needle. Kasi naniniwala naman tayo, nirerespeto natin ang ospital na kapag pumasok tayo doon, malinis na needle ang ginagamit nila. So, maaaring sa drug addiction lang natin pwedeng makita yan. Tapos yung impact na kapag ikaw ay napulaan o nalaman na may HIV, ang agad na pumapasok sa isip ay meron itong kaugdayan sa iyong anong tawag doon? Moralidad. Disrespectful? Moralidad. Opo, moralidad. So, kaya nga, yun ang nakakapag-alala at natuwa po kami na sa inyo bilang meron ng 24 na taong namumuhay kasama ng ganitong kalagayan ay nababago yung inyong pagtingin at lumalakas ang inyong loob sa pagharap sa komunidad at sa mga taong ang tingin sa inyo ay medyo negatibo. Apo. So, ang pag-asa natin para sa prevention ay nagpapatuloy. Apo. At ang pag-asa rin natin para sa cure, nagpapatuloy din according to your statement na umasa tayo, nag-aaral, nagre-research ang mga dalumhasa upang labanan. Ito'y po'y pang, hindi lang pang Pilipinas, ano? Kuya, sa tingin ko yung ginagawa ngayon ng mga non-government organizations katulad ng grupo namin at marami na nakakatuwa na sa tagal ko sa advocacy ay mas marami na yung nagbumuo ng organization on yung support group of people living with HIV. So marami na siya. So buong Pilipinas, kung nasaan, wala nang lugar na walang may HIV. So lahat ng lugar sa buong Pilipinas merong HIV. So depende lang yan doon sa local government kung paano nila i-handle. So, ang tinitingnan ko kasi, kung mape-prevent natin kanina, ulitin ko, yung prevent natin yung stigma.
against HIV. Kung ang lahat ng tao ay maging bukas ang kaisipan patungkol sa HIV, mawala yung judgment, yung panghuhusga, na yan ay nakuha sa pakikipagtalik. Well, anyway, lahat naman ng tao, lalo na kung may pamilya, ay nagse-sex. Yes. So, at tingin na lang natin sa sex ay normal o natural na ginagawa. Kaya lang nga kasi, tayong mga Pilipino ay nandun pa rin sa kaisipan na hindi pinag-uusapan o tabu ang sex na usapin pagdating sa pamilya. Opo. Pero sa aking karanasan bilang lola, bilang nanay, ay lahat ng aking mga training na napagdaanan ay isinabuhay ko. So ang sex ay pinag-uusapan sa bahay, habang kumakain. So ang aking mga apo ay nakakausap ko sila, yung mga teenager na apo ko, nakakausap ko pagdating sa sex. Doon yung panahon na nasasabi ko yung mga ano na ba yung nangyayari sa kanila, at hindi dapat ito kinahihiya yung usapin ng sex. So, kung hindi ito maibibigay sa eskwelahan, kasi doon nakita yung usapin noon na paano ito ibibigay sa eskwelahan kung ang mga teachers natin ay hindi handa sa pagtuturo. Hindi rin sila handa na sabihin yung mga masiselang bahagi sa mga estudyante nila, dahil nga tabu sa ating paniniwala. So, kung ito ay normal o standard na binibigay natin sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan lalo na, siguro mababawasan yung stigma. Hindi naman natin masasabi na mawala yung stigma, pero kasi yung stigma nandun na yan sa isip-isip ng tao eh. Pero mahirap nga tanggalin yung kaisipan ng tao, pero the more na nagbibigay tayo ng awareness, ay kahit paano, mababawasan yung stigma. Oo nga. So talagang ang kalaban natin, yung sarili natin, ano? Yeah, saka yung lipunan. Opo, nakita ko yung kung paano ito, paano rin ito matutuklasan, ay personal ding decision, kung papayag siyang magpatest. Yes. No? So medyo voluntary po kasi ang pagpapatest. Opo. Yes. Kailangan ang isang tao ay pupunta doon sa testing facility at sasabihin niya gusto ko magpatest, at doon naman ginagawa yung counseling. Merong pre and post test counseling. Kapag nag-positive, may dapat siyang gawin. Sasabihin sa kanya kung ano yung mga proseso. At kung negative naman, meron din siyang dapat gawin. Kailangan mapanatiling negative siya. Opo. So, magandang talakayan, mga kapatid. So, balit kailangan po nating pansamantalang putulin ang ating programa para bigyang daan ng ating mga sponsor. Paalala lang po, i-like ang United Media Channel sa Facebook, i-share at ipag-imbita sa ating mga kapatid, kapamilya at kakilala. Paalam po sandali, manatili po kayong nakasubaybay at sa aming pagbabalik, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Sa daan na liko-liko, saan ako?
Salamat po sa inyong pananatili. Paalala lang po, i-like ang United Media Channel sa Facebook, i-share at ipag-imbita sa ating mga kapatid, kakilala at kapamilya. Mga kapatid, ngayon na, huwag na nating ipagpamamaya pa. At sa pagkakataong ito, ang ating ikalawang kapanayam ay sa usapin ng HIV and AIDS ay ang kapatid na Jennifer Perariza Meneses. Siya po ay ang Executive Secretary of PCC, Philippine Central Conference Board of Women's Work, United Methodist Church. At ang kanyang home church ay ang Iba Central UMC. Kapatid, kamusta po? Hi, Pastor. Ito po, kapapasok po ng bagong taon. Happy New Year po pala. Happy New Year. At ano po, itong buwan pa lang ng January ay ano po, very busy na sa paghahanda sa mga programs po natin for our women. So, kamusta ang pagkilos ng ating iglesia patungkol sa usaping HIV and AIDS? Opo. Bilang Philippine Central Conference Board of Women's Work as program agency po, no, talaga pong in-embrace po ng Board of Women's Work ang HIV and AIDS ministry simula noong 2014. Mm-hmm. Po. So, nag-develop po kami ng intentional program. Nakausap niyo po kanina ang isa po sa consultant ng Association of Positive Women Advocates Incorporated or APWI. Sila po ang kasalukuyang program implementing program partner ng Board of Women's Work sa HIV and AIDS. Oh. So mula 2014 up to present na po itong hanggang 2018 ay nagpapatuloy po ang ministry ng Board of Women's Work sa ating pong mga kapatid, particularly women and children living with HIV. At ito po ay ginawang intentional program ng Board of Women's Work bilang pagtugon po natin sa sinasabi din po ng ating United Methodist Social Principles. Gusto ko lang pong basahin, Pastor. Sige po. Yung particular po na provision ng social principles on persons living with HIV and AIDS. Sige po. So, maganda yan. Opo. Ang sabi po dito, under po ito ng social community, all individuals living with HIV and AIDS should be treated with dignity and respect. Mm-hmm. We support their rights to employment,
appropriate medical care, full participation in public education, and full participation in the church. Mm-hmm. We urge the church to be actively involved in the prevention of the spread of AIDS by providing educational opportunities to the congregation and the community. So, mula po sa provision na ito ng social principles natin. Apo. At sa realities din po na nangyari talaga, particularly dito po sa bansa natin, sa Pilipinas, na mm-hmm. pataas po no, yung kaso po ng HIV, ay dito po umikot yung aming pong ministry. Wow. So, sa tulong po ng APWAY, nakakapag-educate particularly po sa ating mga women's organizations ng basic orientation on HIV and AIDS. Mm-hmm. Tapos so ito po recently itong community-based HIV screening, natitrain po tayo, and then at the same time po nakakaikot din po tayo para magbigay po ng free testing. Ayun po. And then sila po ang na-invite natin, Pastor, na resource persons. Kasi ang mga... Taga-APWAY. Taga-APWAY, opo. Kasi karamihan po sa kanila, DOH-trained na resource persons sa pagbibigay po ng education on HIV and AIDS. So, in return naman po, sa humble contribution ng church, nagkakapag-provide po tayo ng support services sa kanila tulad po ng pagbabayad ng kanilang PhilHealth for a year. Kasi ho, dito, pagbayad po yung kanilang PhilHealth, makaka-access po sila ng hospitalization and ARV o yung gamot na iniinom po nila. Oh, for malaking, free. Malaking bagay pala malaking yun. Malaking bagay po, Pastor. For free po iyon. Oh. And then, nakakatulong din po tayo sa pagbili ng kanilang mga gamot, vitamins, yung ganyan po. And then, yung financial assistance po natin sa mga pregnant women living with HIV. Kasi ho, possible naman po na mabuntis pa rin yung positibong babae. Kasi meron naman po tayong pamamaraan para po maipanganak yung anak niya na hindi po maapektuhan or mai-infect ng virus. So, bukod po sa inyo bilang Board of Women's Work ng United Methodist Church, meron pa bang ibang katuwang kayo na nakapaloob sa iglesia ng United Methodist Church? Opo, meron naman po. Actually po, ang Office of the Bishop ng Baguio Episcopal Area, sa pangunguna po ni na Bishop Pete Torrio and Teacher Joyce Torrio, ay continuing yung kanila pong program, ministry for people living with HIV. Actually po, merong bagong milestone sa kanilang ministry, particularly dun po sa Baguio area. Dahil po si Dr. Karin Lacasandile from Ilocos Sur ay ibinukas niya na po yung kanyang clinic bilang social hygiene clinic. So ibig po sabihin, pwede pong pumunta po dito yung mga gusto po magpa-test, ganyan, at yun naman po mga people living with HIV ay pwede rin po pumunta doon to access medical services, yung ganyan, or referrals na may ipo-provide po nung clinic. So maliban din po sa pagpo-provide po ng education, ng advocacy, at ng services ng Baguio Episcopal Area Office, ay ito po, no, nagbukas na po sila ng hygiene clinic. And then we have the Mary Johnston Hospital. Ongoing din po yung kanilang pagbibigay ng education, ng free testing. Yes. Opo. And ang balita ko rin po ay nilalakad na rin po nila, no, yung pagbubukas ng Mary Johnston bilang treatment hub. Mm-hmm. And ito po, i-accredit po ito ng Department of Health. So, sana po matuloy din po ito. Meron ba pinagkaiba yung tinatawag niyo, physical? Yung sa Bayan na anong hub yun? Yung pong social hygiene clinic. Social hygiene clinic. Tapos itong sa Mary Johnston na treatment hub. Opo. Ito pong social hygiene clinic, for free testing po ito, counseling sa mga gusto pong magpa-test. Okay. Saka po mas parang referrals po, no, sa mga
kakailanganan na ay mga mangangailangan po ng medical services, particularly po sa ano, sa HIV concern. Ang treatment hub po, dito po makaka-access ng gamot ang people living with HIV. Tapos ho, dito rin po pwedeng magsagawa ng mga laboratory tests, mm-hmm, at ilang pong check-ups or consultations. Actually po, ang Board of Women's Work, makikipag-usap nga po, Pastor, sa Mary Johnston Hospital, hospital, mm-hmm, para po ibukas din ang Mary Johnston Hospital sa ano po, sa ating mga positibong babae at bata, kasi ho, yung pinoprovide po ng ating gobyerno, napaka ano po eh, general ano lang, general service. Wala pong particular sa OB-GYN, saka sa PEDSA. Mm-hmm. Meron man po, i-refer sa ibang doctors or hospital, another ano na naman po yun, disclosure sa ating mga kapatid, ganyan, another process na naman sa kanila. Which is mahirap para sa kanila. Mahirap sa kanila, parang ayaw po yung fatigue na, yes, mayat maya pag magpapa-check up lang or ano, i-disclose po nila yung kanilang condition po, no, yung ganun. So, sana po, ano, matuloy itong plano ng Mary Johnston Hospital na i-open siya as treatment hub, at the same time po, yung makapagbigay nga ng services for our women and children, particularly yung pong OB-GYN service at yung pedia. Ano po? So, tanong ko lang po, kasi nakita ko na ang BEA may may ganong klaseng facilities. Opo. Tapos, ang Mary Johnston ay nasa MEA. Ano opo kayang kalagayan ng DEA? Ang Davao area po, eh, tanongin po natin sila. Siguro, sige, pero imbitahan po, natin. Opo, pero po, ang programa po kasi ng Board of Women's Work, Pastor, ano po eh, hindi lamang po umiikot sa isang particular na Episcopal area. National po ito. So, halimbawa po, pagbibigay po namin ng education at mga capacity building, mula po yan sa Davao area, Manila area, and Baguio area. So, ano po ito, sa usapin ng pagkakapacitate at pag-educate. Pero yung pong mas konkreto na yun nga po yung binabanggit niyo, facilities, mga tulong, facilities. Yun po ay kailangan talagang ano po ano pa, aralin at paghandaan po ng ating church. As Board of Women's Work, ano ba ang inyong, saan nanggagaling ang inyong mga resources? Opo, ito pong pagpapasimula ng aming programa, ang tumulong po talaga una sa amin ay ang Global Health Unit ng General Board of Global Ministries. Okay. Opo. So, ito po, itong Global Health Unit, nakakapag-access din po ito ng resources mula po sa United Methodist Global AIDS Fund. So, ibig pong sabihin, through project proposals, no po. Pero po, kung tatanungin ninyo as Philippine Central Conference na ano, paano tayo nakaka-access ng resources, nakakalungkot po, Pastor, pero wala pa hong ganong ano. Oh. Wala hong provision na ganon, no? Sa programa po natin na ganito. So, halimbawa po, tapos na po yung tapos na rin po yung grant na ibinigay po ng GBGM. So, ngayon po, para po magpatuloy ang aming programa, lalo na po yung ating support services for women living with HIV, ang ginagawa po namin, nag-raise po kami ng funds through pledge card. Mm-hmm. Yun po. So, ano po ito, individual and organization po. Uh-oh. Na mga support. Oo. Opo. So, pambayad po nila ito ng PhilHealth, tapos so, financial assistance po sa ilang po nilang medical needs. Mas ganun po. Sa usapin naman po ng pag-educate, halimbawa po, ang isang conference nag-request na mag- provide ng basic orientation on HIV and AIDS, sila po ang pinasasagot natin sa mga logistics. Oh. Kami po ang bahala po sa mga resource persons. Oo. Oh, oh, oh. So, ang work ng Board of Women's Work regarding HIV and saka AIDS ay to educate, yeah, to inform. Yes. Opo. Okay. At to keep their ano ito, yung indignidad at saka yung respeto. Opo, opo. No? Empower. Empowering opo, dignity and respect. Opo. So, ito pala yung ginagawa ng Board of Women's Work. Mm-hmm. Pero,
aware kaya ang ating mga annual conferences, district conferences, and look, even local churches, aware kaya sila doon sa magandang tinatanaw ng Board of Women's Work concerning these people living with HIV. Mm-hmm. Siguro palagay ko magandang patuloy pa tayo magbigay ng mga even mga ganito po, mga clippings, brochures, brochures, no? So so far hanggang saan na po ang naabot ng Board of Women's Work doon sa pagbibigay ng information about HIV and AIDS? Hanggang saan na po? Opo. Ang structure po kasi, Pastor, ng Board of Women's Work, we work very closely with the different women's organizations na under po sa Board of Women's Work as kami po na program agency, no? So, halimbawa po, ang UMWSCS, ang Deaconesses, Clergy Spouses, Clergy Women, sa kanila po talaga kami nakikipagtrabaho. Mm-hmm. Hanggang ano po yan, hanggang annual conference okay. Level. Uh-huh. So, paano po ba? Kung kulang pa ho talaga eh. Okay. Kulang pa ho. Hindi ho, ako po magiging honest na hindi ho kakayanin ng Board of Women's Work yung pagbibigay po ng malawakang education. Ang narating lang po talaga natin ang mga kababaihan, tapos po iilan lang din po ang talagang tumutugon din dito. Meron din po tayong ilang mga naging partnerships with the young people, pero po ang hangad po natin yung talagang maging intentional eh. Oo nga, oo nga. Ito pong ministry na ito, hindi po yung one time lang po, no? Tama po. Yung ganun po. So, halimbawa po, ang inabot po ng Board of Women's Work, pagdating po sa kung ano po ha, halimbawa sa statistics po, no? For year 2015, ang napaglingkuran po ng Board of Women's Work sa pagbibigay po ng assistance for PhilHealth, ganyan, yung pong pagbibigay ng financial assistance for their checkups, at ano po, yung sa PMT City, year 2015, meron po tayong 22 women living with HIV na napaglingkuran. Year 2016, meron pong 40. At for the year 2017-2018, meron pong around 90 women living with HIV. Okay, okay. Oo. Pero kanina po, nung kausap ko si Ate Ellen, ay napag-usapan namin na almost 60,000 na yung affected sa Pilipinas. Opo. Ito ay general ano general population, statistics population oh. So ibig sabihin sa tayo bilang mga United Methodist, meron ba tayong count na sikreto lang para sa atin na mga Methodist affected Methodist people living with meron ba tayo noon? Huwag mo na sabihin kung ilan. Bawal po, bahagi po ito ng provision ng okay. AIDS law, yung ating pong confidentiality. Pero po, hindi ko nga rin po ma-resolve, Pastor, kung ako ba matutuwa o malulungkot dahil nung naibukas po yung HIV ministry ng ating church, meron pong mga lumapit po sa ating opisina na mga kamiyembro natin na humingi po ng tulong. Hindi ko po ma-resolve kung matutuwa ba ako dahil may programa ang ating church, lumapit sila, o malulungkot ako dahil merong pala tayong mga kamiyembro. So, ibig po sabihin, wala talagang sinisino ang HIV and AIDS, no po. Yes. Pero po, siguro po, both, siguro na ganun yung pakiramdam. Pero meron po, meron po talaga na Actually, kaya ko naman na itanong yan ay para imulat yung mga nakakapanood na malinaw na ang HIV at saka AIDS ay nakakalat yan. Yeah. At walang kahit si Superman tatablan yan. Totoo po yun. Ang hinahangad po natin, pinapanalangin natin na sana po patuloy po yung patuloy yung kanilang empowerment yes. para po dumating ang panahon na alam niyo po yun, makapagbigay din sila ng testimony yes, oh. at makapagbahagi din ng kanila pong karanasan sa ating pong church. Napakagandang pag-uusap, pero palagay ko, sponsor time po sandali, mga kapatid. Pansamantala po natin puputulin ang programa. Huwag po kayong aalis. Paalala lang po, muli, i-like ang United Media Channel,
sa Facebook, i-share at ipag-imbita sa ating mga kapatid, kakilala at kapamilya. Manatili lang po kayo dyan, mga kapatid. Huwag kayong alis. Kami magbabalik. Sigla ay masasabi kong ito ang katuparan ng isang pangarap na kung saan ay gusto naming magkasama-sama ang lahat ng mga mananampalataya. Ang Alab Sigla, ang simula ay nagpasimula noong 2014 na may temang Ang Simula, kung saan ay tinalakay natin ang tema na Go, Grow, and Transform. As a Methodist, what keeps you going, what keeps you growing, and what keeps you transforming as a Methodist Church member? Open sa lahat ng edad, kabataan, mayap, kabataang may gulang, kalalakihan, kababaihan ng ating iglesia. Sila po yung ating mga targets. Gusto nating magkaroon ng, sa panahon ng pagbabakasyon ng mga estudyante, gusto nating magkaroon ng bonding ang pamilya sa pamamagitan ng ganitong gawain. So kami bilang isang pamilya, every time na magkaroon ng Alab Sigla, buo ang pamilya ko na dumadalo dito hanggang sa apo. Kaya Alab Sigla 2020, the road to Aldersgate experience. Kapag sinabi ng optometrist na 2020 ang vision mo, ibig sabihin nun, perfect. Ganun din yung pananaw natin dito sa ating programa. Na kapagkatapos ng ating Alab Sigla, ay magkaroon tayo ng clear vision kung saan patungo yung ating pananampalataya. Ang ating tema ngayong taon ay pamumunga, kaya natin binigyan ng diin itong pamumunga sapagkat ito ay base dun sa ating quadrennial theme, the therefore go and bear fruits. Yan yung ating quadrennial theme. So, ibig sabihin, kailangan ang maging tema natin ay nakabase dun sa ating quadrennial theme. Ang nakakatuwa, hindi lang namunga dito ang Alab Sigla, kundi lumayo, na-expand yung territory. Marami pa tayong inaasahang mangyayari sa Alab Sigla. At ang nakakatuwa dito, hindi lang basta na nabubuhay yung pananampalataya ng ating mga kapatid, kundi ito'y nagkakabunga rin na kung saan ang mga kapatid natin ay tatalaga ng kanilang buhay para maglingkod. Tinatalaga nila yung kanilang buhay bilang isa magpastor, magdiakonisa. Mga kapatid na nanonood, kayo po ay inaanyayahan naming dumalo sa ating taunang Alab Sigla 2020, the Road to Aldersgate Experience, upang makasama po namin kayo at maging maalab din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang tanging layunin po natin dito ay magkaroon ng bonding ang pamilya sa loob ng iglesia, maging yung ating mga kapatid sa labas ng iglesia. Kaya kami po ay umaasa na susuportahan niyo po itong ating gawain. Ito po ay para sa ating lahat, para sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pananatili. Muli, paalala lang po, i-like ang United Media Channel sa Facebook, i-share at ipag-imbita sa ating mga kapatid, kakilala at kapamilya. Mga kapatid, ulitin ko lang, sana ay ngayon na. So mga kapatid, kung ito po pala ay lubusang maunawaan, maaaring magkaroon pa ng angkop na pagharap at tugon ng lahat
At masaya sana kung ano, no, matututunan, malalaman. Para kay Ate Ellen, ano po ba ang bahagi ng ating lipunan sa usapin ito? Malaki po yung magiging parte ng ating lipunan sa pagtugon sa HIV. Kasi kung mababawasan yung stigma, yung pananaw ng mga tao sa mga taong may HIV, mababawasan o madadagdagan yung pagtingin namin sa aming sarili bilang tao. Siguro dito ko titingnan yung malaking bahagi din ng bawat pamilya. Yung support kasi ng bawat pamilya sa isang taong may HIV ay dito lumalakas, dito nagsisimula yung kanyang paghakbang para tumayong muli. Pero kung ang pamilya mismo ang magbibigay ng panghusga, masisira yon yung opo, pagkatao ng opo, isang PLHIV. So, kung mula sa pamilya, lalabas ito sa barangay, yes, at the same time, buong lipunan. Kung kami bilang membro ng isang organization within the community, at meron kaming mga katrabaho katulad ng Board of Women's Work, ang National Council of Churches, at ang iba pang mga faith-based organization na kasama namin sa pagtugon, ay malaking factor na yun para sa amin na ma-move forward yung usapin ng HIV patungkol sa pagbawas ng stigma, sa pagtanggap sa amin bilang mga tao, opo, hindi yung sa kung ano meron kami. Opo. Sana tingnan lang kami bilang tao na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Salamat po. Bilang bahagi naman po ng Association of Positive Women Advocate Incorporated, eh, sa tingin niyo po, paano ba ito hinaharap ng ating pamahalaan? Malaki naman po yung ginagawa ng ating gobyerno sa ngayon. Ang DOH ay malapit sa amin bilang mga kapartner namin. Sa ngayon nga ay meron kami mga ongoing na usapin na magsisimula ng mga proyekto. Malaki rin yung ginagawa ng Department of Social Works para sa amin yung pagbibigay din ng financial and medical assistance, livelihood. Kung merong mga private institutions katulad ng faith-based organization na tulad ng Board of Women, meron din naman sa mga Catholic at meron din sa ating gobyerno. So ang sinasabi ko lang ay mas maganda kung ang bawat local government ay meron na talagang programa patungkol sa HIV and AIDS. Hindi na yung national government lang ang kikilos, kundi katuwang na dapat ng aming organization ang local government. So, na ginagawa na ngayon, meron na kasing mga service delivery network ang Pasay na kung saan member ko. Okay. So, maganda palang pagkilos ng gobyerno. Bagaman, hindi ito masyadong langkad. Kulang. Kulang pa. Pero nakakatuwa. Ano? Ang nakakapag-ala lang, sana makita, malaman ng lipunan yung pagkilos ng gobyerno na yan, para kahit paano may na-appreciate din naman na tayo na ano, no, para sa ating mga kapatid. Now, bilang siguro bilang simbahan, medyo marami akong tanong sa iyo, Ate Jennifer. Nakaka-apekto po ba ito sa buhay pananampalataya ng bawat Kristiyano? Ang usapin po ng HIV at AIDS. Sobra pong nakaka-apekto po talaga. Kaya po, isang patunay, Pastor, ito pinag-uusapan natin ngayon, no? Ako po bilang naglilingkod sa office ng Board of Women's Work at naging kamanlalakbay ang ating po mga kapatid na positibo, talaga pong i-challenge po talaga ang ating pananampalataya kung talaga bang isinasabuhay natin ang ating pananampalataya bilang Metodista, isinasabuhay natin ang ating pananampalataya bilang tayo na tinatawag nating anak ng Diyos. Hindi po yung ating pong ministry with people living with HIV ay hindi po lang usapin ng ano yung dapat nating maibigay sa kanila bilang simbahan, kundi usapin po ito ng pagbabahagi ng buhay, dahil ang kailangan po nila ay isang buhay na ganap dito sa lupa. Kasi po, may takot sa kanila na
paano pa kami mabubuhay sa kondisyon na ito. Pero po, dahil merong simbahan, merong faith community na pwede po nilang maging kabahagi sa kanila pong struggles para po matanggap ang kanilang kondisyon sa ating lipunan, maging sa ating simbahan, ay yun po yung sa tingin ko po ay major na kailangan po na tugunan natin sa kanila. Beyond the physical needs ay yung yung ministry of presence po natin, yes, sa kanila. Yes, so. Na hindi po sila iba. Yes, so. No, at hindi rin po tayo iba. Yes. Kabahagi natin sila, kasama natin sila, kapwa natin, yes, sila. So. Ganun po. Oh, at, no, at ano po, if we claim na tayo po ay anak ng Diyos, sila din po ay anak ng Diyos. So, yeah. Ano po ito, hindi lang po ito nakaka-apekto bilang Kristiyano, kundi nakaka-apekto po sa atin bilang tao na nirerespeto po natin yung ating karapatan at dignidad. At yun po yung mas challenge pa eh, kung paano po tayo maging isang community na redemptive, isang community na inclusive, isang community po na ini-embrace po talaga lahat ng nilikha ng Diyos, no? At ako po naniniwala na lahat ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at kawangis natin, no? Mm. Ang mga kapatid po natin na namumuhay ng positibo. Mm. Alam nyo, actually very general yung term na Kristyanismo eh. So hindi lang siya Metodista. Mm. Kasama dyan ang ating mga kapatid na Katoliko. Mm. Kasama dyan ang ating mga kapatid sa iba't ibang iglesia. Mm. Ang magandang tanong siguro is, ano kaya ang pwedeng gawin ng kabuuan mga Kristiyano sa pagharap at pag-unawa sa usaping ito? Kasi totoo po ang mga narinig natin kay Ate Ellen, the time na nagkaroon siya ng ganung karanasan, sabi niya, bumagsak yung kanyang pagtingin sa sarili, nahabag siya sa sarili niya, naisip niya ang problema, pati yung kanyang mga pamilya, pati yung mga taong kakilala niya. So, sa tingin natin, lahat namang ito eh, pasok ito sa usapin ng pagiging Kristiyano. Of course. So, ano kaya ang pwedeng gawin ng mga Kristiyano sa pagharap sa usapin ito at pag-unawa? Una po, sa bahagi po ng mga organizations natin po, no, na nagbibigay po ng education advocacy, patuloy po yung proper education. Kasi marami pong maraming pwedeng ibigay na education, pero ang kailangan po natin ngayon ay yung proper education, lalo-lalo na po sa ating mga kabataan, no, na sila po talaga yung very vulnerable na ma-infect sa ng HIV. Tapos so siguro yung patuloy na challenge sa ating faith, sa ating teachings, na pag sinabi po ba natin na healing ministry, anong klaseng healing ministry ang meron ang United Methodist Church? Halimbawa po in particular, healing po ba in the sense lang na we provide charity work or financial support? Actually po, sa pakikipagtrabaho ko po with APWAY, nakita po talaga natin yung desire nila, yung longing nila na ma-nourish din po yung kanilang spiritual aspect ng kanilang buhay. At yun po yung beyond yung pong daily nila struggle sa kanila pong physical needs, ay yung merong Diyos na nagbibigay ng pag-asa, merong Diyos na buhay na nangako na magbibigay ng isang buhay na may kaginhawaan, yung ganun po. So, proper education and yung challenge po sa ating faith na kung tinitingnan natin ang usapin ng evangelism, discipleship ng priority natin, bigyan din natin ng equal importance ang usapin po ng HIV and AIDS na bahagi din po ng healing ministry ng ating simbahan. Okay, so malinaw na sa atin ngayon, no? Napakaganda ng ating pag-uusap. Nakita natin ang pagtanaw ng lipunan sa pamamagitan ni Ate Ellen. Ganun din yung pagtanaw ng simbahan sa pamamagitan ni Ate Jennifer. Siguro bigyan ko lang po kayo ng ilang panahon o kung ilang minuto o ilang segundo para po sa inyong mga pwedeng sabihin para sa lipunan. Ate Ellen, mauna po. Siyempre po yung aking panghuling mga salita, tatlong piece lang naman po yung pakiusap. Pang-unawa, unawain natin yung tungkol sa HIV.
pangunawa sa mga taong dumaranas sa ganitong kondisyon. Pagtanggap, hindi madali natanggapin sa aming sarili na kami ay may HIV o mayroong ganitong kondisyon. Pagtanggap ng aming pamilya sa amin bilang kapamilya, bilang mahal sa buhay. Pagtanggap ng lipunan bilang kami ay tao na kasama sa lipunan. Patas na karapatan, hindi naman po namin kailangan ng nakakaiba o espesyal na karapatan. Kung ano yung karapatan ninyo, ay karapatan ko rin. Kung ano yung karapatan ko, ayun din naman yung karapatan ninyo. So, patas lang po. Masasabi kong a person living with HIV is also a person giving hope and also a person living with dignity. Salamat po. Wow, napakaganda. Sige po, Ate Jennifer. Opo. Una-una po, maraming salamat po sa ating pong mga churches, mga organizations, institutions na patuloy pong sumusuporta sa HIV ministry po ng Philippine Central Conference Board of Women's Work. Patuloy po kami namamahagi ng pledge cards para masuportahan po ang medical needs ng ating pong mga women living with HIV through Association of Positive Women Advocates Incorporated. So, ano po, through the women's organizations and yung pong ating MYF, MYF, ay namamahagi po kami ng pledge cards. So, sana po matulungan niyo po kami para po sa pangangailangan ng ating mga kapatid. And tuloy din po ang pagbibigay natin ng basic orientation on HIV and AIDS. Kung may mga request po kayo sa office, ay iparating nyo lang po. Meron po kaming Facebook account at through your women's organization sa inyong annual conference, pwede po kayo makipag-ugnayan. Pwede po kami pumunta sa inyong mga annual conference at magbibigay po kami ng basic orientation on HIV and AIDS at free testing po, community-based HIV screening. So, ganun din po, nananawagan po kami sa leadership ng ating church na sana po sa nalalapit na Central Conference Session, no, 2020, ay makapag-ano po tayo pa sa ng isang resolution, isang petition na gabin po talagang intentional program ng Philippine Central Conference na ibababa sa mga local churches ang HIV and AIDS ministry bilang bahagi po ng ating healing ministry. Maraming salamat po. Salamat po sa napakagandang panayam. Salamat Ate Ellen. Salamat Ate Jennifer. So makikita po natin, no, malinaw na ang pagkilos para sa matagumpay na pamumuhay ay pagtutulungan sa pagitan ng lipunan at simbahan. At dahil po dyan, mga kapatid, kami po ay masayang maglaan ng ganitong mga paglilingkod upang mabuksan pa ang ating isipan patungkol dun sa mga bagay na hindi natin masyadong naririnig. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Naway may naidagdag na unawa ang ating panayam na ito. Salamat po sa inyong mga katanungan. Bagaman, ang iba ay hindi na po natin nailahad. Mga kapatid, manatili po tayo sa pagsubaybay sa ating programa. Sa darating na Biyernes po, sa ganap na ikapito ng gabi, ang ating susunod na usapin ay patungkol pa rin sa mga bagay na may kaugnayan sa lipunan na sinasagot ng ating simbahan. Simbahan at bayan, usaping lipunan sa pananaw ng simbahan. Talakayan ang mga usapin ng lipunan sa gitna ng mga pananaw at kaisipan ng ating mga kinikilalang Kristiyanong simbahan. Usaping simbahan at lipunan, napapanahon, makabuluhan, makatotohanan, simbahan at bayan.